malamang na narinig nyo na ang advice na dapat mong isulat ang iyong mga goals. Maraming pananaliksik ang nagsasabi na ang pagsusulat ng mga goals ay maaaring mapabuti ang iyong mga pagkakataon na makamit ang mga ito. Maaaring pamilyar ka rin sa ideya na ang pag-share ng iyong mga goals sa iba ay maaaring magkaroon ng mas malakas na epekto ng success rate. Habang ang advice na to ay maaaring gumana para sa ilang tao sa ilang sitwasyon, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagbabahagi ng iyong mga goals ay maaaring maging dahilan para hindi mo ito makamit. Kaya ang mga introvert ay madalas na pinapanatili ang kanilang mga goals at pangarap na malapit sa kanilang dibdib, na pinahalagahan ang kanilang tahimik na panloob na mundo. Ang hilig na ito ay nagmumula sa isang malalim na pakiramdam ng personal na integridad at isang pagnanais na protektahan ang kanilang mga mithiin mula sa mga panlabas na impluensya. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling pribado ng kanilang mga ambisyon, ang mga introvert ay lumilikha ng isang ligtas na puwang upang mapangalagaan ang kanilang mga ideya ng walang ingay na mga opinyon sa labas. Tinutulungan din sila ng kasanayang ito na manatiling nakatoon at self-reliant. Tinitiyak na ang kanilang mga layunin ay mananatiling totoo sa kanilang sariling mga halaga sa halip na ma-impluensyahan ng mga expectations ng iba. Narito ang mga dahilan ng isang introvert kung bakit never niyang i-share ang kanyang mga goals. Number 1, pakopya. Maaring makita ng mga introvert na ito ay isang malaking dahilan upang hindi ibahagi ang kanilang mga layunin sa iba. Kung matutuklasan ng mga tao kung ano ang kanilang ginagawa at sa tingin nila ay promising ito, maaari nilang samantalahin ang sitwasyon, nakawin ng ideya o kahit nasubukang i-claim ang credits para sa kanilang sarili. Dahil ang kanilang mga ideya ay mahalaga, ang mga introvert ay sobrang maingat upang protektahan ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan nilang ibahagi ang kanilang mga plano sa sinumang hindi mahalaga sa pagkamit ng kanilang mga layunin. Kontrolado nila kung sino lang ang may access sa kanilang mga confidential na impormasyon at magbabahagi lamang sila ng mga detalye sa mga tunay nilang pinagkakatiwalaan. Number 2, support kita. Bilang mga introvert na malapit sa kanilang mga layunin, ang ibang tao ay maaaring magbigay ng impression na nagmamalasakit sila sa mga ambisyong ito. Gayunpaman, kapag sila ay kailangan na, hindi lahat ay handa para suportahan ng mga introvert na makamit ang kanilang mga layunin. Maaaring maramdaman ng ibang tao na parang nawalan sila ng kaibigan o miyembro ng pamilya kung magtatagumpay ang isang introvert. Maaaring hindi rin sila maging masaya sa bago at liberated na version ng isang introvert na nakalaya mula sa mga tanikala ng pagiging karaniwan. At marahil din ang mga individual na ito ay palaging nakikita ang kanilang sarili bilang superior at ayaw nilang masira ito kung magtatagumpay ang isang introvert sa kanyang mga goals. Dagdag pa, ang ilan ay naiinggit lang. Hindi nila kayang makita ang iba na kumikinang at nagtatagumpay. Kaya sa makatuwid, bago ibahagi ng mga introvert ang kanilang mga layunin, tinitiyak muna nila na ang mga nakapaligid sa kanila ay tunay na sumusuporta sa kanilang mga pangarap at mithiin. Number 3, tigil mo na yan. Ang mga introvert ay kadalasang pinapanatiling pribado ang kanilang mga layunin dahil nauunawaan nila na sa pagbabahagi ng mga ito, minsan ay maaaring humantong sa hindi sinasadyang mga consequences. Habang ang ilang mga tao ay nagbabahagi ng kanilang mga layunin upang humingi ng suporta at motivation, kinikilala naman ang mga introvert na hindi lahat ay magiging supportive. Bagamat ang pagbabahagi ng mga layunin ay maaaring humantong sa supportive ng mga kaibigan na mag-aalok ng paghihikayat, meron ding panganib na maaaring subukan ng iba na pahinain ang loob mo. Maaaring sabihin nila ang mga bagay tulad ng, hindi naman realistic yung mga goals mo, hindi yan worth it, wala ka naman pera, paano mo makakamit yan? Sa katotohanan, ang ilang mga individual na hinihimok ng kanilang sariling mga damdamin ng kakulangan ay maaaring subukang pahinain ang motivation ng isang introvert sa pamamagitan ng pag-highlight ng mga flaws, depekto at limitasyon sa kanilang mga goals at sinasabotahe ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Number 4, kamusta na? Ang isang downside pa para sa mga introvert sa lantarang pagbabahagi ng kanilang mga layunin ay ang iba ay maaaring magsimulang magtakda ng mga expectations para sa kanila. Maaaring magsimulang umasa ang mga tao na i-report sa kanila ang progress ng isang introvert na maaaring okay lang kung ang isang introvert ay humihingi ng feedback.
Gayunpaman, kung ang simpleng pagtatanong tungkol sa kanilang layunin ay nagdudulot ng stress, pinakamainam para sa mga introvert na iwasan ang pag-iimbita ng pressure na to sa kanilang buhay. Ang isa pang downside ay nasa pamamagitan ng paglalagay ng labis na pressure sa kanilang sarili at ginagawang big deal ang isang bagay, sila ay maaaring makaakit ng higit na atensyon kaysa sa kinakailangan. Nahumahantong sa hindi magandang payo mula sa mga taong maaaring hindi lubos na nauunawaan ang mga salimuot ng kanilang partikular na layunin. Halimbawa, pagdating sa mga pangmatagalang proyekto tulad ng pagsusulat ng isang libro o pagsisimula ng isang negosyo, karaniwan na para sa mga taong hindi direktang kasangkot na mag-alok ng payo na maaaring walang kaugnayan o hindi nakakatulong. Number 5, jinx. Bagamat ang pagpapahayag ng mga goals at pangarap ay maaaring maging makapangyarihan, para sa mga introvert meron din itong potensyal na ma-jinx ang kanilang mga layunin. Pag mas diniscuss ng mga introvert ang kanilang mga plano, mas malamang na magsisimula silang magduda sa kanilang mga layunin. Ang pagsasabi ng tungkol sa kanilang mga layunin ay maaaring magmukhang hindi ito gaanong makabuluhan o parang wala silang progress o mas malayo kaysa sa aktual na mga ito. Ito ay maaaring maging sanhi ng pag-aalinlangan sa kanilang isipan na nagpaparamdam sa mga introvert na sumuko na lang dahil ang paglalakbay ay biglang tila napakahirap. O minsan nagsisimula silang maniwala na ang kanilang mga pangarap at layunin ay imposible. Number 6, wag na lang. Maaaring isipin ng mga tao na ang pagbabahagi ng kanilang mga layunin sa iba ay makakatulong na panatilihin silang accountable. Bagamat maaaring totoo ito, may ilang mga downside na dapat isaalang-alang, lalo na kung magbabago ang isip nila. Maaaring mapagtanto nila na ang una nilang nais na makamit ay hindi kasing halaga ng ibang bagay o na ang layunin nila ay nagiging irrelevant na dahil sa mga panlabas na kadahilanan. Maaari din silang makatuklas ng mas magandang plano kaysa sa orihinal nilang itinakdang gawin. Kaya alam ng mga introvert na ang pagbabahagi ng kanilang mga layunin sa iba at pagkatapos ay hindi ito ituloy, madalas sila ay masisisi sa hindi pagtupad ng mga ito at inaasahang ipaliwanag ang kanilang sarili. Ang iba ay maaaring mawala ng tiwala sa kanila sa pag-aakalang wala silang commitment o kakayahang makamit ang kanilang mga layunin kahit na ang pagpapalagay na to ay hindi naman accurate. At number 7, sabi sa iyo eh. Alam ng mga introvert na kapag sila ay nagbabahagi ng kanilang mga layunin sa iba, binubuksan nila ang kanilang sarili para maging vulnerable. Ginagawa silang mas madaling kapitan ng mga negatibong feedback kung ang mga bagay ay hindi aayon sa kanilang mga pinlano. Kung ang mga introvert ay magbabahagi ng kanilang mga ambisyon at pagkatapos ay maharap sa mga setbacks, ang ibang tao ay maaaring mabilis na ipaalala sa kanila kung gaano karami pang trabaho ang naghihintay sa hinaharap. Ang pag-amin ng kabiguan ay mahirap kahit na ito ay pansamantala lang. Ngunit ito ay nagiging mas mahirap kapag ang mga kabiguan na yon ay alam ng iba. Kung mas maraming tao ang makakaalam sa mga pakikibaka na may kaugnayan sa mga layunin ng isang introvert, mas magiging mahirap para sa kanila na malampasan ang kanilang mga pagkakamali. Ang pag-asa para sa tagumpay ay lumiliit at ang layunin ay tila mas lumalayo. Ang mga introvert ay maaaring makaramdam ng mas malakas na tukso na isuko na lang ng buo ang kanilang mga pagsisikap. Shoutout sa mga nag-comment last upload na espesyal ang mga mentally strong na introvert. Shoutout kay Norma Pariña. Sabi niya, kung nakakaramdam kami ng takot, kalmado lang kami. Iniisip namin ng malalim kung anong solusyon na maaari namin gawin. Positibo lang lagi ang pananaw namin. Inuuna namin ang pagsangguni sa Diyos na alam namin na nakakaalam ng lahat ng sitwasyon nating mga nilalang niya. At shoutout din kay Ruel Iligan, Manika Ayak, Miss She, Marie Delight Worker, Eric Kayabyab, Emma Villanueva at kay Cathy. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Kadalasan mas gusto ng mga introvert na panatilihing pribado ang kanilang mga layunin dahil ang pagbabahagi ng mga ito ay maaaring mag-imbita lamang ng mga panlabas na pressure, mga expectations at hindi hinihinging opinion na maaaring maging overwhelming. Pinahalagahan nila ang kanilang kalayaan na ituloy ang kanilang mga ambisyon nang walang panghihimasok mula sa labas, na nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa kanilang panloob na paglalakbay at personal na paglago. Sa pamamagitan ng pagtatago sa kanilang mga layunin sa kanilang sarili, ang mga introvert ay nagpapanatili ng isang pakiramdam ng otonomiya at pinoprotektahan ang kanilang enerhiya. Tinitiyak na ang kanilang mga motibasyon ay mananatiling tunay at nakahanay sa kanilang tunay na pagnanasa. At the end of the day, ang pagbabahagi ng iyong mga layunin sa iba ay hindi maglalapit sa iyo sa paggamit ng mga ito.
kailangan mong magsikap. Ngayon, kung ang pagsasabi sa ibang tao tungkol sa iyong mga layunin ay mahalaga para sa iyo, yun ang gawin mo. Siguraduhin mo lang na talakayin mo ito sa isang tao na talagang maghihikayat sa iyo at mag-uudyok sa iyo na makamit ang mga ito. Alam mo ba kung gaano ka-espesyal ang isang mentally strong introvert? Panoorin mo sa video na ito.